experience will tell us na gusto nating nakapagpapangiti ng ating kapwa, lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Kasi ibig sabihin lamang nun, meron tayong ginagawang mabuti o maganda na na-appreciate o ikinatutuwa nila. I bet, sa Diyos, gusto rin natin gawin yan, di ba? Gusto nating mapangiti siya? Gusto nating mapasaya siya? Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Hebrews 11 verse 16, and I quote, "Without faith, it is impossible to please God." Kung wala daw tayong pananampalataya sa Diyos, imposible na mapangiti natin siya. You see, kapag tayo magpapangiti ng tao, ng kapwa natin, ang isang basic tip dyan, hanapin mo ang kiliti niyan. O diba? May mga tao ang kiliti ay papuri. Purihin mo ang itsura, ang damit, ang ginagawa. Ganda-ganda mo naman, sister. Ay, bagay na bagay sa iyo. Ang galing-galing naman. Ang sipag-sipag naman. Mapapangiti mo na. Natakot yun. Ah. May mga taong ang kiliti ay pagkain. Masarap na inumin. May mga taong ang kiliti ay yung crush nila. Hindi naman sila kinikiliti ng literal talaga. Kumbaga, pag nakakita nila yung crush nyo, oh, napapangiti sa kilig sila. At marami ang kiliti ay pera. Bigyan mo ng pera, mapapangiti mo na. Mientras malaking pera, malaking halaga. Nako, asahan mo. Kasama pati mata. Sisingkit na. Kasi ang tao at ang ngiti hanggang tenga na. Anyway, pagdating sa Diyos, tandaan po natin, isa lang ang nakapagpapangiti sa Kanya. Isa lang ang dahilan upang matuwa siya, ang pananampalataya ng tao sa Kanya. At yan po ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, sigurado ko, nangiti ang Diyos kay Abraham. Kasi, inialay ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya, ang anak niya sa Diyos. Ang kaisa-isang anak niyang si Isaac. Alam po ninyo, it pleases God kapag tayo humihingi sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin nun, sumasampalataya tayo sa kabutihan niya. At yun naman din ang sabi niya, humingi kayo at kayo'y aking bibigyan. Pero alam niyo po ba, ang mas nakapagpapangiti sa Diyos, ang mas nakapagpapatunay ng ating pananampalataya sa kabutihan niya, hindi yung kapag tayo may hinihingi sa Kanya, kundi yung kapag tayo ay may binibigay sa Kanya na hinihingi niya. Don't get me wrong. Ang Diyos ay walang kailangan. Perfecto siya. Diyos siya. Kaya kapag meron siyang hinihingi sa atin, tandaan natin, hindi yun para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Because He wants to be number one in our lives. Hindi kailangan ng Diyos si Isaac. In fact, kahit wala si Isaac, matutupad pa rin niya ang kanyang pangako kay Abraham. But God wants to be number one in Abraham's life. Marami siyang bibigay kay Abraham na blessings. Yun naman ang covenant na binitawan niya. Bibigyan kita ng lahi or maraming blessings. For that matter, sindami ng mga between sa kalangitan at sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Gusto lang makatiyak ng Diyos na sa dinami-dami ng mga blessings na ipinagkakaloob o pagkakaloob niya kay Abraham, siya ang manatiling number one. Same thing with us. We have our own Isaac. Merong mga tao, merong mga bagay, merong mga relasyon, negosyo, trabaho. Ano man yan na napakahalaga para sa atin. Walang masama dyan. Regalo ng Diyos ang lahat ng yan. Dapat nating pahalagahan. Pero dapat, siya lagi ang number one. And so ang tanong, sapagkat mahalaga sa atin ang lahat ng yan, are we willing to give them up kung kinakailangan for the sake of God?
Yun ang tanong sa atin. At yun ang gustong masigrado ng Diyos. Yung pahalagahan natin ng mga blessings, yes. Pero yung hindi tayo mag-cling sa blessing, na makalimutan natin na Siya ang source of all blessings. Mga kapatid, makatutulong sa atin yun eh. Sapagkat in that way, kung ang Diyos ang talagang laging number one sa buhay natin, mawala man ang kahit sino, mawala man ang kahit ano, mawala man ang kahit anong pagpapala, hindi tayo masyadong mag-aalala. Bakit? Kasi alam natin, ang Diyos ay hindi nawawala. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala.